The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, to a third 1, to each according to his ability. Then he went away. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received 5 talents came forward, bringing the additional 5. He said, "Master, you gave me 5 talents. See, I have made 5 more. His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You have heard this many times, that it is not enough that you do the right thing, you must do the right thing for the right reason. It is not enough that you do the right thing, you must do the right thing for the right reason. Hindi sapat na tama ang ginagawa, dapat tama din ang dahilan. Sabi nga ni San Agustin, the result can never justify the means. Kahit gaano kaganda ang resulta, kung pangit ang adhikain, hindi pa rin kapuri-puri sa Diyos. Kaya kung ano man ang ating ginagawa, dapat sa simula pa lamang maganda na ang ating intensyon. Pero, ito ang pero. Ang pero, hindi sapat din ang magandang intensyon kung wala namang nagagawa. Good intentions are not enough without results. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa what the intentions matters. Diba? Mahilig tayo sa ganun. Okay lang yan. Pwede na yan. Maganda naman ang intention mo. Diba? Ha? Late ako eh. Don't worry. Your intentions matter. Hindi ako nakapagbigay eh. Don't worry. Your intentions matter. Well, you have to understand, my brothers and sisters, you can never find in the scriptures that good intentions are valid without work. You will not go to heaven by having good intentions. Huwag niyong kakalimutan yun. Bakit? Because in judgment day, we will be judged by what we have accomplished. Ano sabi doon? Sino lang pwedeng pumasok sa pinto ng langit? Those who feed the hungry, those who have given drink to the thirsty, those who clothe the naked, who welcome strangers, those who visited the sick, those who visited, who are in prison, and those who buried the dead. Ibig sabihin, may ginawa ka. May ginawa ka. Ano pa? Ngayon, maiksi lang ang buhay. Sabi nga sa second reading, do not wait for the day when the judgment of God catches you. Na ano? Na wala kang ginagawa. Huwag mong hayaan dumating ang araw na husgahan ka ng Diyos at abutan ka na wala kang ginawa. Mahalagang meron kang ginagawa.
ano sinasabi sa unang pagbasa? Kapuri-puri, kasaya-saya, kalugod-lugod, ang mabuting kabiyak. Ano ibig sabihin nun? Pag mabuti kang asawa, kapuri-puri ka. Ano po? It can be taken literally and it can be taken figuratively. Bakit? Siyempre, pag masipag ang asawa mo, swerte ka. Hindi po ba? Ano? Swerte ka. Pag tamad, that's the end of you. Hindi po ba? Ano? Ha? Diba, sabi nga nung isang nagsisimba dito, Father, pagdasal mo naman, sana makapag-asawa na ako. Tinanong ko, bakit mo gustong mag-asawa? Sabi niya, kasi Father, nalulungkot na ako. Ano sabi ko sa kanya? Totoy, huwag na huwag ka mag-asawa. Sabi, bakit naman Father? At least ngayon, ikaw pa lang ang malungkot. Diba? Bakit feeling mo, ikasasaya mo pag nag-asawa? Ha? Malungkot ka nga ngayon, wala kang asawa eh. Baka pag nag-asawa kayo, dalawa kayong malungkot. Di ba ba? Ano? Ha? Anong feeling mo sa pag-aasawa? Entertainer yung makukuha mo? Nang pag-gising mo? Hey, good morning, good morning. Ano ka? Ha? Hindi ganun ang pag-aasawa. Di ba? Pero kung nakakuha ka ng masipag na asawa, swerte mo. Di ba ba? Ano? Swerte mo. Pinagpapasalamat mo yan sa Diyos. That is the literal translation of the first reading. But figuratively, you have to understand that the church is called the bride. The bride kabiyak. Anong asawa ang kinalulugdan ng Diyos? Anong klaseng simbahan ang kinalulugdan ng Diyos? Yung masipa. Yung mayroong ginagawa. Yung mayroong resulta. Hindi yung puro dasal ng dasal. Di po ba? Ano? Meron bang ginagawa ang simbahan? Hindi pwedeng I pray for you. Hindi naman pwedeng palaging I pray for you. Ano sabi po ni San Agustin? I mean, ni St. Ignatius of Loyola. You pray that everything depend on God, but you work as if everything depend on you. Ibig sabihin, dapat nagtatrabaho ka. Nagtatrabaho ka. Pag sinabi mo, Lord, bigyan mo kami na makakain araw-araw, naghahanap ka. Hindi ka lang nakatingala, di ba? Mahirap yung give us this day our daily bread. Nahulog at tinapay. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Ano? Tingala ka lang ng tingala, mong minudo, mong adobo. Ano ka? Hindi naman ganun ng Diyos. Magtrabaho ka, di ba? Mga minamahal na mga kapatid, even before the sin, sabi nga ni Bishop Robert Barron, sabi niya, even before the sin of man, Adam was already instructed to work. Work is not a curse. Work is part of man's dignity. And because you are capable of working, God is expecting something from you. Kaya nga, to whom much is given, much is required. To whom more is given, more is required. Why? No one was given less. Hindi tayo pantay-pantay. Tanggapin ninyo yon. Hindi tayo pantay-pantay. Sadyang may mga taong nilikhang maganda. Tanggapin nyo yon. At may mga taong nilikhang mas maganda. Pangit agad. Wala namang sinabing given less. Much and more. Di ba? Merong maganda lang. Maganda lang siya. Di ba? Ano? Ay siya, mas maganda. Di ba? Ibig sabihin, matalino, mas matalino. Di po ba? No one was given less. But whatever God has given you, God is expecting a return from you. God is expecting a return from you. Mahirap yung pagulong-gulong lang. Nakakapagod din gumulong, di ba? Anong ginawa mo? Nagpahinga. Eh bakit parang pagod na pagod ka? Kasi napagod ako magpahinga. Kita nyo na, kahit nagpapahinga, nakakapagod. Di ba?
Mga minamahal na mga kapatid, huwag niyong kakalimutan yun. God is expecting something from us. Huwag niyong kakalimutan yun. As a mother, God is expecting from you. As a husband, God is expecting something from you. As a child, God is expecting something from you. Bakit? Sayang naman ang biyayan pinagkaloob sa iyo ng Diyos, 'di ba? Kahit pogi ka lang, aba inaasahan ka ng Diyos, 'di ba? Kahit papaano sana may magawa ka, hindi po ba ano? Ha? Mga minamahal na mga kapatid, itanong niyo 'yan. Huwag niyo nga antayin mamatay kayo nang wala man lang kayong nagawa. Itanong niyo na ngayon, may nagawa ka na ba? 'Di ba? Hoy, may nagawa ka na ba? Di ba? I would like to ask the children, what are your contribution to your parents? It's so easy to complain about our parents. Di ba? Why it's so easy, children, to complain about your parents? But have you contributed already something for the betterment of your family? Ang malungkot dun, sumasahod ka na, nakikikain ka pa sa pamilya mo. Tabi, di ba? Sumasahod na, umaasa pa sa magulang. Para sana sahod? Pangkape, di ba? Kape ka ng kape dyan. Bakit? Investor ka ba? Tabi ha, tabi. Parang, ba't hindi? Meron nung nagbigay ng pag-aaral. Pag ikaw ay umorder ng frappuccino, araw-araw, pag kinenta mo yon, pwede yung panghulog sa kondo. Instead na kumuha ka ng frappuccino, maghulog ka sa kondo. At the end, may kondo ka. Anong meron ka sa frappuccino? Sagutin mo ako. Diba? Ang hirap niyan. Ang hirap. Nagmisa ako doon sa isang opisina, pagbaba ko, lahat, wala naman ako against sa Starbucks, lahat, nakamag ng Starbucks. Nagsisigarilyo, may hawak na Starbucks. Pagting ko, iban man, walang laman. Pangporma lang. Bakit? Status ko? Diba? Anong payo ko? Bumili ka na lang ng mag. Minsanan lang. Bumili ka ng mag. Minsanan lang yun. Lagyan mo yan ng kape puro, walang nakakalam. Meron ba? Meron ba nagsabing patingin nga? Ba't kayo natatawa? Totoo naman ah. Di po ba? Mahirap yung mahilig tayo sa forma. Pero wala tayong kinabukasan. Di po ba? Ano? If you are, what, 21 years old, mag-iipong ka, kahit 1,000 a month, mas malaki yan kung 25 ka na, saka pala mag-iipon ng 1,000 a month. Kwentahin ninyo yun. Sa ayaw at sa gusto ninyo, when you save earlier, you have more at the end. You have more at the end. Inuulit ko, I have nothing against coffee shop. But you ask yourself, di ba? You ask yourself, saan ito patutungo? Anong kinabukasan ko dito? Di po ba? Ano? Anong kinabukasan ko? Bakit? As I always say, what you do today will always have a consequences or a consequence on your future. Listen, what you do today will always have a consequence in your future. Or what you failed to do today will always have a consequence on your future.
whether you like it or not. Walang pinagkaiba yan. To decide today will always affect your future. Not to decide today is a decision by itself. You can make a choice. You have a freedom not to make a choice, but you don't have the freedom to choose the consequences of your choices. My dear friends, my brothers and sisters, at the end, we will be held accountable before God. As the saying goes, there always be a time of reckoning. And do not forget that we will not be judged equally, whether you like it or not. Because to whom much is given, much is expected. To whom more is given, more is expected. Ganun kasimple ang pagbasa. Sa ayaw at sa gusto natin, kahit sa magkakapatid, hindi pare-parehas ang talent. Kahit sa magkakapatid, sadyang merong magaling at sadyang merong mas magaling. Look at yourself. Look at yourself. To deny your gift is to insult God. Hello? To deny your gift is to insult God. Whether you like it or not, a day will come that you will be asked to be accountable for what you have received. Amen. Again, my brothers and sisters, there will be a day of reckoning. No one was given less. To whom much is given, much is required. To whom more is given, more will be required. Ako, Father, paano ako? Paano ako, Father? Those who are, or those who have lived longer, you have more to submit. Ay, yung mahabang buhay, mas marami kayong isusulit. Ano po? Kaya, huwag kayong pagulong-gulong. Ano po? My dear friends, I have said earlier, stop complaining about little salary. Pray that the Lord will bless your income. Ha? Walang nagagawang reklamo. Pray. If you are sick, stop complaining about your sickness. Pray that the Lord will use your sickness to bless you and to bless your family. Paano yun, Father? I read the story about Padre Pio. When a lady was complaining, Padre Pio, I've been sick for a long time. And Padre Pio said, take your sickness, embrace it, because you are suffering for the sins of your relatives. Ay, hirap nun, ano? Ba't naman ako, Lord, di ba, ano? But at least, di ba? You have been a venue for others to be saved. Kaya sabihin niyo sa mga kamag-anak ninyo, oy, pakabait kayo, ha? Ha? Ang malungkot, sila ang may sakit dahil sa iyo. Ah! Di ba, no? Magandang pagtunan ng pansin yan. Everything is a gift. Everyone has a gift. It might be as equal as the other, but still, you are gifted. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.